back to my channel. Ito po si Bonggesius Famous, ang inyong kusinerong Cavitenyo. Please don't forget to like, share, and subscribe. Alam niyo po, dito sa Pilipinas o saan man sulok ng mundo, ay maraming uri ng paggawa ng ice cream. At dito sa Pilipinas ay meron kaming kakaibang paggawa ng ice cream na talaga namang masarap na sa pamamagitan ng kakanggata o coconut milk ay nakakagawa kami ng ice cream at ang tawag namin dito ay sorbetes. Tama-tama, panahon ngayon ng avocado at dito sa Tagaytay po at dito sa aming lugar ay nagkalat ang avocado, kaya yun po ang gagawin natin pang flavor at haluan po natin to ng almond nuts. So, ano pang iniintay natin? Tara, samahan niyo na ako. Narito na po tayo sa kusina ng ating kusinerong Cavitenyo. At nakikita niyo po sa harapan natin, ito po yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng avocado sorbetes. At nakikita niyo po ang dami po avocado rito. Kasi po dito po sa bakuran namin ay maraming puno ng avocado. At dahil sa dami nga ng bunga, yung iba po na ipamigay ko na. At dahil may natira para sa amin, naisip po na gawan ito ng isang masarap na dessert para naman ito'y maging pakinabak at huwag masayang. So tara, umpisa na po natin ang paggagawa ng avocado sorbetes. Dahil medyo nakakalito ang procedure nitong paggawa ng sorbetes, bagamat ito naman ay simple lamang, at dahil may paulit-ulit na sangkap na ginagamit tulad ng tubig, naisipan kong igrupo muna sila for the meantime para maging maliwanag para sa inyo. So gagamit po tayo ng 500 ml ng water, 1 cup of coconut milk, at 1 half cup cassava flour. Again, huwag kayong susobra sa tubig kasi kapag kayo ay sumobra sa tubig, ang tendency po nito ay hindi mabubuong ice cream nyo, at kapag ito nilagay nyo sa rep, parang ice candy lang ito lalabas na medyo matigas at hindi siya creamy. Kailangan exact measurement ang lahat ng ating ibibigay. At narito naman po ang ating group B. Gagamit po tayo ng condensed milk, evaporated milk, 1 half cup of nuts, pwedeng almond, kung ano gusto nyo, kahit cashew, ilagay nyo dyan, basta nuts ang ilalagay natin. Ano po? Kailangan po natin ng milk boy. Itong milk boy, ito po yung cream na tinatawag o powdered milk. So, gagamit po tayo ng 1 cup niyan. At since gagamit naman po tayo ng condensed, para huwag masyadong matamis, gagamit po tayo ng 1 cup of sugar. At yan po mga yan ay pagsasama-samahin natin kasama ng 1 cup of water. So nakita nyo, dalawang grupo ang ating water. Sa group A, meron tayong 500 ml na water. At sa group B naman, ay mayroon tayong 1 cup of water. At para naman sa ating group C, ay gagamit po tayo ng ating flavor na avocado. At nakita nyo po itong perna. Ito po yung ating gagamitin pang kulay, patak lang. Kasi mas maganda po siya kung medyo avocado green talaga ang dating niya. Ito po ay imimix natin mamaya kapag pinagsama-sama na natin siya. So mamaya-maya naman po, ituturo ko sa inyo kung paano ito uumpisahan. Lagay na po natin yung 500 ml of water natin. Isama na po natin agad yung ating cassava flour. Kasi pag hindi, mabubuo po agad yan. So haluin po natin yan hanggang sa matunaw na agad yan. And then, isama po natin yung 1 cup na gata. Antayin po natin lumapos yan. Antayin natin siya kumulo, huwag natin siya titigilan sa paghalo. Kasi po, naninikit po yan. Pag nanikit po yan, masusunod po yan. Pwede rin naman po yan, magpapakulo kayo ng tubig muna. Ang gagawin nyo naman, yung cassava flour at saka yung gata, ang pagsasamahin nyo para matunaw siya, at kapag tumulo yung tubig, i-boost nyo dito. Pwede rin po yon. Pero pareho rin lang naman po magiging effect nyo.
habang pinapakulo po natin yun, ay paminsan-minsan na haluin natin. Pero for the meantime, pagsama-samahin na po natin ang tubig, yung 1 cup of water, yung isang latang evaporada, at itong ating condensed. Sama-samahin na po natin yan. Sama na rin po natin yung ating milk boy. Ayan. Haluin na po natin agad. At isama na po natin ang sugar. Para pag kumulo yung ano, yung ating pinakukuluan ay ready na to. Ayan po, nakita nyo, lumapot na. So, papatayin na po natin tong at siya natin ilalagay sa kabila na ating minix. Lagay po ako ng yelo dito sa planggana at ating pong ilalagay dito itong ating pinakuluan. Ayan po. Lagyan natin siya dyan. And then, ito pong ating inaluhalo na mga gatas, susan, ay isasama na po natin dito at ating pinahaluin. Talagang pagtsatsagaan lang po. Ngayon, kung may mixer kayo, hand mixer, mas magandang hand mixer to. Mrs. Bundleworth, yung mga pinadala mo sa akin, eto na, ginagamit na namin. Nakita nyo, malapit pa rin siya, oh. And then, ilagay na po natin itong avocado natin. Sarap yan, may konting buo-buo. Pwede rin naman na i-blender nyo siya kung gusto nyo mas mga firm at mas hindi magas pang sadila. Pero ako kasi, gusto ko yung medyo nalalasahan ko talaga yung avocado. Bigyan po natin siya ng konting food color para gumanda ang kulay niya. Kasi pag ito po na po, eh, medyo magiging pag-ituti yan. So, konti lang po. Para na mas maging attractive siya. At ang bagong avocado. Kasi kaya nilalagyan natin yan ng yelo sa gilid, ano? Actually, itong sa sorbetes ko talaga ito gagawin, yung nilalagyan yan. Yung asin, yung yelo nilalagyan ng asin para huwag masyadong matunaw agad-agad. Pero puro yelo lang po yung puro ice. Ito naman, nilagyan ko ng tubig kasi gusto lang naman natin lumamig agad yung ating ice cream. Kasi pag lumamig ito, mas ano ito,
nag-i-increase ba yung volume niya? Kung mapapansin nyo, sa una natin vlog ng ice cream, hindi tayo gumamit doon ng kakanggata o ng coconut milk. Ito naman kasi version to ng Filipino version to ng ice cream. Kung tawagin po natin ito, namin dito ay sorbetes na. Ilalagay na po natin siya sa lalagyan natin. Ano na ang avocado? Sarap ng amoy niya eh. Avocado talaga. Ayan. Baka akala niyo nakalimutan ko yung almonds. Ito po siya. Ito pa lang siya ilalagay. Yan naman ay bababayan maya-maya. Yan. And then, tatakban na po natin siya at ilalagay natin siya sa rep. May nagsasabi kasi 4 hours lang buo na. Hindi naman totoo yun. So, pinaka the best na yung overnight. Ayan na po ang ating ice cream o ang ating sorbetes ice cream. Maya-maya po kapag tumigas na ito, ay papakita ko sa inyo at titikman natin ito. Jaran! Narito na po ang ating masarap na sorbetes with almond nuts. Ayan! Sarap yan! Tikman na po natin. Ooh. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe. Alam niyo po, itong avocado na ito ay season ngayon, di ba? Kaya masarap natin gawin ito talaga sorbetes. At tulad na sinabi ko po sa inyo, maraming uri ng paggawa ng ice cream. Merong gumagawa, nilalagyan ng ice cream, nilalagyan ng gatas, at condensed chocolate, etc. Maraming uri ng paggawa niyan. Ang sorbetes, may paggawa din po niya na ilalagay mo sa container ng stainless, ilalagay mo yan sa lagay ng carton ng sorbetes, and then lalagyan mo ng yelo, at lalagyan mo ng maraming asin, and then gagawin mo yung sa tuliga. Itong ginawa po natin ay pambahay po ito, pwede rin naman pong pamparty ito. Sorbetes din ito, na ang ginamit natin dito ay gata ng nyog o coconut milk. Yan. At talagang masarap ang lasa nito. Between that kasi yung mga nakagista nating ice cream na sobrang kinis at kinain mo yung taste mo. Parang mas gusto ko ito medyo may konting gaspang na nararamdaman sa dila. Ano po? At actually ito ay kahapon ko pa po itong ginawa. Nakantay ako kinabukasan para lamang siya mabuo. At ngayon kung tatapusin yung vlog ko, inabot ito ng 24 oras para lamang makompleto ko itong segment ko nito. So, tikman na po natin ito. Sarap. Nararamdaman mo ito kung gusto nga. Mas lalo mo ito sarap sa kanya. Mukhang mauubos ko lahat ito. Ang sarap niya at talagang lasang-lasa mo yung avocado.
Kaya mga kaibigan ko dyan na nanonood sa atin, subukan nyo ito sa bahay kaysa kayo ay bibili pa ng mahal-mahal ng ice cream dyan sa mga grocery. Ano po? Subukan nyo itong avocado. Pwede nyo itong lagyan ng kahit anong uri ng nuts. Nagkataon lamang na marami akong nuts na dumating sapagkat pinadala nga ako ni Mrs. Josephine Van der Werps ng mga gamit sa kitchen, eh napasama itong almond nuts na ito. Kaya nangihinayin naman ako na hindi siya magamit dahil pwede naman siya sa ice cream. At gagawa rin po ako ng yung sugar content na itong nuts na ito, almond. At gagawa rin ako ng chocolate na gamit itong almond nuts. Kaya yung almonds na yon ay nakatatlong episode ako ng vlog ko. Kaya abangan niyo po yun. So again, ito si Bonggesus Famous, ang inyong kusinerong Cabiteño!